For the headlines, weather forecast, epekto ng low pressure area o LPA at habagat. In local news, isang drug den sa Malaybalay City ang binuwag ng PDEA, 6 na bahay ang nasunog sa Barangay Carmen CDO. Naialis ang kaso ng pagpatay laban sa 3 dating PMA cadets para sa pamilyang dormitoryo. Nasunugan ang Gama Foods. For the National, mariing tinutulan ni Villanueva ang panawagan para sa muling pagbabalik ng isabong sa sinasabing mas mahasol pa ito kaysa sa Pogo. An international, sino si Paitong Tarn Shinawatra sa bagong punong ministro ng Thailand? Entertainment, ang Unhappy For You ay kumita ng higit sa 100 milyon sa loob lamang ng 4 na araw. Sports, napanalunan ni Junmar Fajardo ang kanyang ika-8 MVP award habang si Stephen Holt ay tinanghal ng Rookie of the Year. International feature, photo, binantayan ng WHO ang Democratic Republic of Congo habang tumataas ang mga kaso ng impox. National feature, sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG na may karapatan ang mga barko na mag-operate sa Escoda, Seoul. Trivia, may mga buto ba ang pating? If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community. Good morning, Philippines. Magandang umaga, Luzon at maayong adlaw, Visayas ug Mindanao. Ngayon ay Martes, Agosto 20, 2024. Ako ang inyong tagapagbalita, Tina Gomez Gallego. Weather forecast, epekto ng low pressure area o LPA at habagat. Isang low pressure area o LPA ang natukoy batay sa lahat ng magagamit na datos at ito ay matatagpuan sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Ang sistemang ito ay nagdudulot ng epekto sa lagay ng panahon sa rehiyon. Bukod dito, ang habagat ay nakakaapekto sa hilagang Luzon na nagdadala ng malakas na pag-ulan, malakas na hangin at maalon na dagat, lalo na sa mga baybayin at kabundukan. Pinapayuhan ang mga residente sa mga apektadong lugar na manatiling makatutok sa mga ulat panahon at maghanda para sa mga posibleng pagbaha, landslide at iba pang panganib na dulot ng masamang panahon. For the local news, isang drug den sa Malaybalay City ang binuwag ng PDEA.
5 suspek ang naaresto at ngayon nakakulong matapos mahuling gumamit ng illegal na droga sa Philippine Drug Enforcement Agency, Region 10 sa loob ng inuulat na drug den sa Barangay 11, Impalambong, Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa isang ulat, naglunsad ang isang pinagsamang operasyon ang PDEA kasama ang Bukidnon Provincial Office, Malaybalay City Police Station, Regional Intelligence Unit o RIU at Bukidnon Provincial Intelligence Team o PIT sa natukoy na suyupanan na nagresulta sa pagkakahuli ng may-ari na sina II 20 taong gulang at alias JE 25 anyos taong gulang. Naristo rin ang tatlong kasamahan na nahuli sa akto na nagsasagawa ng sesyon ng droga nang inulungsad ang operasyon. 6 na bahay ang nasunog sa Barangay Carmen, CDO. Nasunog ang 6 na bahay sa Zone 4, Kamuning, Barangay Carmen sa lungsod na ito ngayong hapon lamang. Lubos na nasunog ang mga bahay na pagmamay-ari ni Naharaula Emaline na may 7 miyembro sa pamilya. Matildo Tabanao Jr. na may 5 miyembro at RJ Habla at Cliff Bersola na parehong may tig-3 miyembro ng pamilya. Inialis ang kaso ng pagpatay laban sa 3 dating PMA cadets para sa pamilyang Demetrio. Cagayan de Oro City, nakahinga ng maluwag ang pamilyang dormitoryo matapos maibalik ang hato sa 3 sa pangunahing akusado sa pagpatay kay yumaong PMA Cadet 4th Class Darwin Dormitoryo habang siya ay nag-aaral sa Philippine Military Academy sa Baguio City. Ito ang sinaysay ng tagapagsalita ng pamilya na si Dexter Dormitoryo sa isang panayam sa Bombo Radio. Ipinahayag ni Dormitoryo na natuwa ang pamilya dahil sa sinusuri at naintindihan ng RTC Branch 5 Presiding Judge Ligaya Rivera ang kaso ng PMA. Dahil dito, napatunayan ang hukom na ang 3 upperclassmen, dating cadet 3rd class, Shalimar Imperial Jr., Felix Lumbag Jr. at Julius Carlo Tadena ay nagkasala ng lampas sa makatwirang duda. Nasunugan ng Gama Foods, Cagayan de Oro City. Bahagyang nasunog ang bodega ng Gama Foods Corporation sa Barangay Tablon sa lungsod na ito kaninang umaga. Ayon sa isang trabahador sa bodega, nagsimula ang apoy sa mga aircon na may nag-overheat. Gayunpaman, agad na nakatawag ng Bureau of Fire Protection ang mga trabahador at natuklasang nasunog ang 2 aircon sa nasabing pasilidad.
For the National News, mariing tinitulan ni Villanueva ang panawagan para sa huling pagbabalik ng isabong na nasabing mas mahasol pa ito kaysa Pogo. Manila, ayon kay Senate Joel Villanueva, hindi dapat umasa ang gobyerno sa online cockfighting o isabong bilang kapalit ng kita mula sa Philippine offshore gaming operators na kinakailangang itigil ang operasyon bago matapos ang taon. Si Villanueva na naghain ng panukalang batas noong Setyembre 2022 para sa ganap na pagbabawal ng online gambling ay nagsabi na ang pagsusugal ay may mga panlipunang gastos na mas matimbang kaysa potensyal na kita mula rito. Kahit na kailangan natin ang kita, hindi dapat pumili sa pagitan ng masama at higit pang masama. Gusto natin ang ating kita ay magmula sa lehitimo, legal at pangmatagalang mga pinagmumulan aniya. For the international news, sino si Paitong Tarn Shinawatra, ang bagong punong ministro ng Thailand? Ang bagong punong ministro ng Thailand na si Paitong Tarn Shinawatra, na kilala sa kanyang palayaw na Ong Eng, ay anak ng dating punong ministro na si Thaksin Shinawatra at ang pinakabagong tagapagmana ng isa sa mga pinaka-influential ngunit kontrobersyal na dinastiyang politiko sa bansa. Sa kanyang pakikipag-usap sa media matapos ang isang press conference sa Bangkok noong Agosto 16, 2024, si Paitong Tarn sa edad na 37 ay humalili sa kanyang bagong tungkulin ng walang anumang karanasan sa pamahalaan. Sa kabila ng kawalan ng karanasan, dala niya ang bigat na pamana ng kanyang pamilya kasama ang kanyang ama na si Thaksin, isang bilyonaryo at dating pinuno ng mga populistang pulisya at malakas na impluwensya ay humubog sa politika ng Thailand sa nakalipas na 20 dekada. Ang kanyang pamumuno ay tinitingnan bilang pagpapatuloy ng epekto ng pamilyang Shinawatra sa politikal at kalagayan ng Thailand sa gitna ng suporta at kritisismo. And for the entertainment, ang Unhappy For You ay kumita ng higit sa 100 milyon sa loob lamang ng 4 na araw. Manila, ang muling pagbuo ng pelikula ni Julia Barreto at Joshua Garcia na Unhappy For You ay kumita ng higit sa 100 milyon 4 na araw lamang matapos ilabas sa mga sinihan. Ipinahayag ng movie outfit ng ABS-CBN Star Cinema ang magandang balita sa pamamagitan ng isang post sa social media noong Linggo ng umaga. Kami ay nagpapasalamat sa inyo at masaya para sa Philippine Cinema. Grabe ang pagmamahal nyo, sabi ng Star Cinema sa caption. Kasama ni Barreto at Garcia sa pelikula sina Noni Buencamino, Ketchup Eusebio, Jan Lapus, Kyla Estrada, Aljon Mendoza, Bong Gonzales, Ana Abad Santos at Mayan Espinosa. Ang pelikula ay dinirek ni Peterson Vargas at isinulat ni na Kokai Labayen, Crystal San Miguel at Jen Chuanso at nagpre-premiere sa mga sinihan noong Agosto 14. Sports. Napanalunan ni Junmar Fajardo ang kanyang 8th MVP award habang si Steph Holt ay tinanghal na Rookie of the Year. Patuloy na itinatakda ni Junmar Fajardo ang bagong pamantayan sa PBA. Ang star player ng San Miguel Beermen ay tinanghal na PBA Most Valuable Player o MVP para sa season 48 na ginagawang 8th niyang pagkakapanalo na ginagawang 8th niyang pagkakapanalo ng prestihiyosong individual na parangal na ito. Sa taas na 6'10", patuloy
na ipinapakita ni Fajardo ang kanyang dominasyon sa court. Sa buong season, umaveri si Fajardo ng 17.8 puntos kada laro, nangunguna sa liga sa 13.4 rebounds at nag-unbag din ng 2.8 assists at 1.7 blocks. Ang kanyang kahangahangang pagganap ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay na kampanya ng San Miguel Beermen na kinabibilangan ng pagkakapanalo sa Commissioner's Cup at pag-abot ng finals ng Philippine Cup. International feature, photo, pinabantayan ng WHO ang Democratic Republic of Congo habang tumataas ang mga kaso ng mpox. Ang mga manggagawa sa kalusugan ay naglalakad sa mpox treatment center sa Nyiragongo General Referral Hospital, Hilaga ng Goma, Democratic Republic of Congo noong Sabado. Mayroon ang humigit kumulang 16,000 kaso mula ng magsimula ang taon, kaya ang DRC ay naging sentro ng epidemya na nagudyok sa World Health Organization o WHO na magtaas ng pinakamataas na antas ng alerto noong Miyerkules. Sa South Kivu, mayroong 350 bagong kaso bawat linggo. Ayon kay Dr. Justin Binghia, ang Goma kabisera ng North Kivu ay halos napapalibutan ng armadong rebelyon at puno ng mga lumikas na tao sa pansamantalang kampo na nagdudulot ng pangamba sa malawakang paglaganap dahil sa siksik na kondisyon. And also here in national feature, sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG na may karapatan ang mga barko na mag-operate sa Escoda Shoal, Manila. Ayon kay Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, hindi nangangailangan ng pahintulot ang Philippine Coast Guard upang manatili at mag-operate sa lagoon ng Escoda Shoal dahil ito ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Binigyang din ni Tariela na ito ay alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea at sa Arbitral Award noong 2016. Sabi niya, may karapatang mga barko ng PCG na mag-operate sa lagoon ng Escoda Shoal hanggat kinakailangan nang walang pangangailangan ng pahintulot mula sa ibang bansa. At para sa trivia, may mga buto ba ang mga pating? Wala mga buto ang mga pating. Ang kanilang mga skeleton ay gawa sa cartilago, ang parehong malambot at nababaluktot na material na makikita sa iyong mga tainga at sa dulo ng iyong ilong. Ang cartilago ay mas magaan at mas flexible kumpara sa mga buto na tumutulong sa mga pating na maging mas mabilis at mas aligi sa kanilang paglangoy. Ito ay totoo para sa lahat ng uri ng pating mula sa matinding great white na may kakayahang manghuli ng malaking hayop hanggang sa banayad na giant whale shark na kumakain ng plankton at maliliit na isda. At iyon ang nakuha naming impormasyon mula dito at sa labas ng bansa. Patuloy po tayong manood at makinig ng Pinoy Rab News on YouTube. Maraming salamat at hanggang sa muli. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Plus, it helps us generate more resources to continue delivering the news you rely on. Thank you for being part of our community.